Luma, manipis at kalawang na rotor disc versus brand new rotor disc. What's up guys? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng front rotor disc at front brake pads ng Mitsubishi Mirage. Mga tools na kailangan natin. 21mm socket kung stock ang lug nuts natin. 14mm socket, 1/2 inch power handle, leverage para sa mga mahihigpit na tornilyo, 1/2 inch ratcheting ratchet, 1/2 inch torque wrench para sa tamang higpit, 17mm socket dahil 17 ang sukat ng lug nuts ko, jack stands para safe of paglift ng kotse, piston compressor para sa new brake pads, 1/2 inch extension yung brand new brake pads natin, at syempre yung brand new rotor disc. Okay? Una, gamit yung 17mm socket, 1/2 inch extension at yung 1/2 inch power handle, luwagan natin yung apat na lug nuts. Iangat natin yung kotse. Pwede kayong gumamit ng mechanical or hydraulic jack. Pero kung meron kayong hydraulic jack or crocodile jack or floor jack na kagaya ng ginagamit ko, edi mas okay. Ipump nyo lang yung jack ninyo hanggang may angat na nyo yung kotse dun sa level na pwede nyo nang mailagay yung jack stand. Kagaya nyan, nakaangat na yung kotse, kasya na yung jack stand. Doon nyo i-rest yung weight ng kotse doon sa jack stand. I-make sure nyo lang din na yung paglalapatan ng jack stand ay nasa gitna ng dalawang pinch weld. Gawin nyo din doon sa kabilang side yung proseso na to para nakaangat yung dalawang gulong. Mas madali kasi nating ma-access yung rotor disc at brake pads kung natuturn natin yung steering wheel ng left or right. Pag nakaangat na yung left and right side ng harapan ng kotse, pwede na nating tanggalin yung apat na lug nuts sa magkabilang side. Kung meron kayong wireless impact gun kagaya nito, mas mabilis yung trabaho ninyo. Kapag natanggal nyo na yung apat na lug nuts, matatanggal nyo na yung gulong, i-secure nyo na lang yung pwesto para hindi nakaharang sa workplace nyo. Pag natanggal nyo na yung gulong, pumunta kayo sa driver's side. Iikot nyo yung steering wheel dun sa direction kung saan ang side kayo gagawa. Inuna ko yung right side kaya tinurn ko yung manubela to the right. Kaya nating ginagawa yan para madali nating ma-access yung 14mm nut ng brake caliper. Gamit yung 14mm socket saka yung 1/2 inch ratcheting ratchet, tanggalin natin yung 14mm nut ng ilalim ng brake caliper. I-note nyo lang guys na pag sobrang higpit ng tornilyo, pwede kayong gumamit ng power handle. Pero dito naman, natanggal ko siya gamit yung regular ratchet. Pag natanggal nyo na yung nut, ma-access nyo na yung brake pads. Ayan yung condition ng brake pads natin. Kung mapapansin nyo, makapal pa siya pero yung structure niya medyo parang nadudurog na, kaya nag-decide tayo na magpalit na. Ngayon, para matanggal nyo naman yung brake piston, i-slide nyo lang siya. Huwag nyo siyang hayaang magdanggel para hindi ma-stress yung brake line. Dito, gumamit ako ng alambre para isabit yung brake caliper. Kaya natin siya sinabit gamit yung alambre para hindi ma-stress yung part na to kasi yun yung ating brake line. Ang susunod naman, tatanggalin na natin yung rotor. Yung iba, pinupukpok ng martilyo yan para matanggal. Pero gagawin natin yung tamang proseso. Yung mga rotor disc, depende sa sasakyan,
meron silang thread hole na dinesign para mabaklas yung rotor disc sa mating surface ng hub. So hanap lang kayo ng tornilyo na naaayon yung sukat sa thread hole ng rotor disc ninyo. Ngayon natanggal nyo na yung lumang rotor, magandang pagkakataon na to para malinis ninyo yung mating surface ng rotor disc at hub. Ito naman yung bago nating rotor disc na ikakabit. Kung mapapansin ninyo, para siyang may stain ng kape. Oil yan na nilagay ng manufacturer para hindi siya kalawangin habang hindi siya nagagamit. Ngayon, kailangan natin tanggalin yung oil kasi hindi natin gusto na may oil yung rotor disc natin kapag napareno tayo. So, gamit yung brake cleaner, ispray nyo lang, tapos punasan ninyo. Mawawala na yung langis na yan. Pati yung likod na part, huwag nyong kalimutan, may langis din yan. Pag natanggal na yung oil, ganyan na yung magiging itsura niya, malinis na. Kaya pwede na natin siyang ikabit. Since naikabit na natin yung bagong rotor disc, ibabalik na natin yung brake caliper. At dahil magpapalit din tayo ng bagong brake pads, kailangan natin i-compress yung piston. Gamit yung brake piston compressor, ikutin nyo lang siya para makompress yung brake piston. Kailangan natin to para magkasya yung bagong brake pads. Ikutin nyo lang siya ng clockwise, mapapansin nyo, nalubog na yung piston. Tapos ikutin nyo lang na ikutin hanggang tumigas na siya. Pag tumigas na yan, ibig sabihin sagad yung piston, pwede na kayong tumigil. Pag fully compressed na siya, pwede nyo nang i-install yung bagong brake pads. Pag naman okay na kayo dun sa pag-install ng brake pads, ibalik nyo na yung 14mm na nut. Para naman sa tamang higpit, gamitin natin yung torque wrench na nakaset sa 25 foot-pounds. Malalaman natin na tama na yung higpit niya kapag nag-click na siya. Basically sa part na to, tapos na siya. I-check nyo lang yung rotor kung naikot siya kasi pag di siya naikot, may mali tayong nagawa. Ganun lang din yung gagawin nyo sa kabilang side, ulitin nyo lang, okay? At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat at sana kahit papaano may natutunan ka.
Pakihit nung like button at kung hindi ka pa subscriber ng channel na to, please do subscribe. Thank you!